Hi guys, today mag-review tayo ng mga decants. Meron akong 8 decants in front of me. I think 8 to. Dito muna tayo sa my The Lab Alchemy, and this is the Candy 173 from Michael Malul, London, and this is for women. Very parang light na clean. Hindi ko sure kung may naamoy akong floral, pero may naamoy din akong vanilla. Ang light lang niya eh, at least dito sa paper. Yung pangalan niya kasi, Candy 173. So, i-expect mo sobrang tamis niya. But actually, this is, naamoy ko dito is floral na may pagka-vanilla. Parang nagbo-borderline creamy, pero hindi siya creamy na creamy. Very feminine. Light lang siya. Parang light at the same time, creamy na airy, if that makes sense. Kakaiba tong amoy na to, pero at the same time, naamoy mo na siya somewhere. It's weird. Gusto ko siya na parang ayaw ko. Ang gulo guys, no? Parang hindi mo siya kailangan na kailangan, pero pag naamoy mo siya, very likable siya because I think yung lightness ng vanilla, parang nag-borderline creamy, sabi ko nga eh, pero hindi. Hindi siya creamy na creamy eh. Mabango siya, pero sobrang light niya guys. Nakakatatlong spray na ako dito sa paper. Next one naman is itong Fragrance DUBOIS SANTAL COMPLET. This is from Fragrant Waters PH. Meron akong slight na smokiness na naaamoy sa kanya. And then, sweet siya, pero hindi siya yung sugary sweet. So, tinitingnan ko yung notes niya. Actually, ang ganda ng notes niya. Meron siyang black pepper, meron siyang violet, may coconut and lemon, sandalwood, vanilla, musk, and amber. Alam niyo yon, lahat ng parang creamy, sweet, but not sugary sweet nandito. May pagka-dessert-like siya. Oh, ang sexy niya. Ang classy ng dating niya. Na-imagine ko to. Maganda sa special na event, special na occasion. Parang ang yaman ng dating, ganun. Sweet but not overly sweet. Ang sexy. Ang sexy nitong Santal Complet. Although, yung halo ng coconut niya, parang may pagka-beachy din yung dating. Alam nyo yun, ang sexy niya. Pwede siya sa formal, pwede siyang girl boss pag sa office mo siya ginamit. Na-imagine ko siyang gamit ng naka-suit, naka-formal. Pero at the same time, nakikita ko rin siya sa beach. Kasi I guess yung coconut na note niya, ang bango nito guys. Parang elegant siya, nag-okay for everyday. Okay din siya pang special occasions. May pagka-heavy yung dating nung amoy niya. Pero at the same time, pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang klase ng occasions. Dito sa weather natin sa Philippines. Sa lalaki, ang bango nito. Sa babae, medyo girl boss yung dating niya. Para siyang mas stronger and mas elegant na version ng Cherosa 71. Dalawang Narciso Rodriguez naman from Scent Society PH. And itong hawak ko, this is the I think NERILI AMBREE yata. Ilalagay ko naman yung name dyan. Okay. Very nice, fresh na floral, NERILI. Good for everyday. May pagkadating DNG light blue siya, pero this one, mas strong yung floral na note. May pagka parang baby cologne siya, actually. May pagka parang nenuko yung dating niya, pero medyo mas grown up naman ng konti. Nice, refreshing. And then this one naman is the Eau de Perfume AMBREE. Tama ba? Ito yung pinaka lalagyan niya. I like this one. Bakit ganun? Parang halos lahat yata, halos lahat. Parang karamihan sa naaamoy ko today. May naaamoy akong parang something bubblegummy na tube rose. May mali yata sa ilong ko today. Pero may naaamoy ako dito sa Eau de Perfume AMBREE. Creamy na floral. Oh! Ilang-ilang yung naaamoy ko na creamy na floral. Ang bango nito guys. Very, sabihin na nating pang beach. Yung mga mahilig sa mga floral na pabango, pero at the same time, ang elegant ng pagkakatimpla, this is for you. Sa akin, may pagka-tropical yung dating niya. I guess because nga of the ilang-ilang and frangipani na notes niya. Pwede itong gamitin ng bride kung ikakasal ka sa beach. Very, kasi nga for women siya eh, very feminine yung amoy niya. Dito naman tayo sa 4 na samples from Rio of Your Glowing Needs. I have this PENHALIGON'S na Bluebell. It's very green. Actually, sino pa ba yung may Bluebell na pabango? Hindi ko rin gusto yun. Yung sa Jo Malone, tama ba? Hindi ko yun gusto. Ilalagay ko nga dito yung name nun kasi hindi ko sure kung Bluebell ba yun. Hindi ko siya gusto. Eto, PENHALIGON'S, hindi ko rin gusto. Siguro hindi ko talaga gusto tong flower na to. Masyado siyang ma-powder na sobrang fresh nung petals. Although,
Ang hirap i-describe, guys, kasi gusto ko rin naman yung mga fresh petals na dating ng pabango, pero this one, may something bitter and powdery sa kanya. Parang ang mature-mature niya sa akin, na para sa akin, guys. Next naman is itong Lancome Tresor na Midnight Rose. Ito, ang daming nagre-request nito. This one I like. May pagka parang uplifting, fresh na rose. May sweetness din sa kanya, pero yung sweetness niya parang malamig, if that makes sense. May naaway akong malamig. Ang bango niya, guys. Powdery sweet rose, pero youthful. Hindi siya matured. Kaya pala ang daming nagre-request nito. And ang daming may gusto nito. Pwede mo pa itong gamitin ng summertime? Parang yung tamis niya kasi, yung matamis sa kanya, magiging super matamis. May pagka-powdery din. Usually kasi pag mga rose na perfume, meron silang halong parang powderiness. Parang magkadikit na yun eh. Ito, hindi ganun katapang. Ang ganda niya. Ang ganda nito, guys. Happy siya na rose. Hindi siya matured na rose, pero any age could wear this. Actually, even high school could wear this, pero not for every day. So, kung high school student ang gagamit nito, special occasions. And then, the more na mas medyo matured na yung gumagamit, mas pwede na itong gamitin casually. Okay, summertime, daytime, hindi ko siya marerecommend, pero kung sa gabi, date night, yes, pwede siya. And of course, rainy season, burst season, pwedeng-pwede siya. Ang bango nito. Next naman is itong Dolce & Gabbana na L'Imperatrice. Nakaubos na ako ng ilang bottle nito. So, familiar ako sa amoy na to. This is very nice, fruity. The problem with this is it's very light. Pero yung fruitiness niya, may pagka parang almost guava sa akin. Na ang happy, ang uplifting. Ayun nga lang, very light siya. So, dun sa mga gusto ng uplifting, fresh, fruity na pabango, na almost parang nagsishampoo din yung amoy niya. This is for you. You just have to apply it. Ihalo nyo sa lotion, ispray sa skin, ispray sa damit para medyo mas tumagal siya kasi very light to. Pero okay lang sa akin na i-respray to. I'm not willing to buy a new bottle pa. Pero for now, sa listahan ko muna siya kasi nakailang ubus na ako nito. Para kasing nakakadismaya na mabilis siyang mawala, mabilis siyang humina. Pero ang ganda niya, ang bango-bango niya, guys. Last na bottle or last na sample is itong My Burberry na Eau de Parfum. Ngayon ko lang ito maaamoy eh. Okay, medyo mahina siya. Pero mabango. Ang hirap i-describe. Gusto ko siya. May freshness sa kanya. May pagka parang elegant sa amoy niya. Pero hindi siya super strong. At least dito sa paper, guys. Ganun ba talaga to? Ang hina niya lang talaga. Ang naaamoy ko sa kanya is something light, elegant, fresh, floral. I could see this parang good for everyday signature scent. Gawa siya ni Francis Kurtjan. Ang bango niya, guys. For women lang siya. Ang ganda nito. Very safe. Oh, very safe siya na something elegant but light. Of course, sa iba pwedeng malakas to, pero dito sa paper mahina siya. Actually, I browsed yung review, may mga nagsasabi nga na mahina, may nagsasabi na malakas. Maganda tong i-blind buy pangregalo sa nag-office na, sa mga nagwo-work na. So, okay na to for everyday, easy reach, good for everyday. Ano ba yan? Paulit-ulit na ako, guys. May something fresh and nice sa kanya na likeable, na ang linis-linis pero at the same time ang elegant. Ang ganda niya. Ang hina lang niya. Nakailang spray ako sa kanya. Pero baka naman kasi pagka sa damit, medyo mas malakas siya. Nagulat ako dito. Pag naamoy niyo to sa store, kasi syempre mapapanood niyo tong review, no? And then baka i-test niyo siya sa store. Amoyin niyo. Baka sa pagkakadescribe ko, sabihin niyo masyado ko siyang pinaganda. Pero guys, ang simple lang ng amoy niya, pero elegant. This is good para dun sa mga gusto ng elegant na pabango pero hindi loud na loud. This is nice. Gusto ko siya because madali siyang magamit. Alam niyo naman, dito sa weather natin sa Philippines, mas prefer natin, siguro naman madami sa atin, yung pabango na versatile na mas madaling gamitin. Pero medyo naiiba ng konti dun sa mga the usual na citrusy, lemony. Eto, medyo mas elevated naman siya ng konti dun. Ang ganda nito, guys. Ayan na, guys. So, siya yung pinakagusto ko sa kanilang lahat. Next, I guess, si Santal Complet. And then, si Lancome na Tresor na Midnight Rose. And then, si Narciso na Eau de Parfum na Ambre. Sana na po-pronounce ko ng maayos. Ilalagay ko naman yung names nila dito below. Ayan na, guys. I hope nakatulong tong review na to. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!